Hello everyone, welcome back po sa aking Mema Vlog. And tonight, sobrang special po nitong segment na ito. Kasi nga, ang mga kasama ko ay isang paranormal expert at international tarot card reader. My very good friend, Nikki V. Mema Vlog. So ayun na nga, kasama ko na po ang aking nanay, si Mami Nikki. Samahan nyo kami dahil magbabasa siya sa akin. Hindi ko alam, medyo kinakabahan ako. Parang yung last na reading namin was 6 or 7 months ago. Yes, pero binasahan kita sa isang vlog ko, if you have watched that, right? Yes, pero medyo kinakabahan ako. At medyo dapat, eto na yung timing, correct? Yes. Na nangyayari na siya, but naiwasan natin. Yun yung ang pinaka-importante sa basahan na magaganap or sa tarot reading is that dapat yung iwasan ang mga dapat iwasan. Totoo, at dapat din nilang sundin ang mga bagay na talaga namang makakabuti para sa kanila. Tama. Diba? Yung tarot card reading ay isang proseso po na tinatawag nating divination. From the word divination, from the root word divine. So, divine. Ano pa ba mas di-divine pa kundi kay? God. Very correct. Yung proseso na to, ginagawa natin dahil humihingi tayo ng guidance, wisdom, and truth sa ating mga katanungan, sa ating buhay. Mapa, pag-ibig man yan, career, love, eskwela, business, or kahit ano pa man, doon natin talaga naman dapat hinihingi sa Diyos. It's just some kind of, isipin na natin na ganito, para nagpre-pray tayo for wisdom, eto lang yung medium, dyan lang sinasagot. Binibigay ng taas ang guidance, ang wisdom, ang kasagutan sa ating mga buhay. Yes. Through the tarot cards. And I think para sa mga viewers natin, wag po natin gawing itong, meron kasing misconception, uh-huh, diba? Uh-huh. Na parang yung tarot card reading kasi is, yun na yung magiging buhay mo. Yun na yung magiging flow, yes, ng life mo. No, hindi po ah. Disclaimer lang ulit. Disclaimer lang, hindi guidance hawak ng mga baraha or mga bituin yung anumang proseso ng divination or pagsilip sa hinaharap ang ating buhay. So, magsasabi nga ni Yuki, magsasilbi lang itong gabay, guidance, sa atin. So, meron pa rin tayong free will and free choice in life. So, gamitin natin to na mabuti and also let's always pray. Yes, yun yung pinakamahalaga, I think, talaga. Sa kahit anong estado mo sa buhay, yung prayers talaga, it helps a lot. Especially ngayon, sa mga panahon na nangyayari sa atin, diba? With the lockdown, napaka-importante ng prayers. Correct. Especially sa mga panahon ito, tama yan. Like how I usually start my readings with my clients outside, okay? We will start it with a prayer. Okay, so let's pray. You pray to your ancestors and you pray to God. And first, of course, we have to ask permission. Nagagawin natin itong proseso ng tarot reading with me. And then seek their divine intervention, their guidance through the tarot cards and through me. Okay. All right. Simulan na natin. Yee! Please cut the cards into four using your left hand. So first, sasabihin sa atin kung ano yung pinaka-importanteng issue ng life mo right now. Kung ano yung medyo inauspicious part ng life mo right now or aspect. Mm-hmm. It would show us either the actual problem you have right now or the root cause of your problems. Let's see. It doesn't show so much of a problem eh. Right now kasi, it just describes your thoughts eh. Yung mga kaisipan mo. Pero this is one of your hundreds of very deep thoughts. But the card is confirming that you're gonna have a very long life. You are afraid, mga kaibigan, afraid si Yuki ano ito, yan? Be alone in life. Well, everyone usually are. Don't think about negative thoughts. Kasi thoughts are things and things are thoughts. Sooner or later, it might manifest. Correct? So, good vibes lang po tayo. Love and all good things and positive thoughts lang po tayo, mga kaibigan. Okay? Kaya lang, meron isang problema na sinasabi din dito. Pangalagaan daw mabuti ang mga elderly.
ang mga elders in the family. Kasi problems may arise. Arise regarding them or hinggil sa kanila after or about them. After ng April to, no? April, ano? April, May. What? Ano ba? Sasabok ko to? Para lang night kasi kinakabahan ako. Move on, kahit hindi pa naman nakaka-move on. Ciao! Oh my God, that's not me. That is so me. I know. Ano ba? 3 hours later. Ito yung tatawag namin na spread for those fellow readers out there. You might know this spread. Ang pattern nito ay sa 4 cardinal directions. North, south, east, west. So, sinasabi dito ang mga factors affecting your life right now. I see lots and lots of money coming your way. Tuloy-tuloy na yan sa pagtanda. Wow ha! Ang iba mga tao, their golden age just starts, mga middle age, and they would just last 5 or 8 years. Here, consistent sinasabi dito, and this sa state niya ngayon and ginagawa niya, it could last for the entire lifetime. There's just one factor na dapat niyang iwasan. Ang pinaka-importante. At nabanggit ko to kanina. Huwag lang lalaki, ha? No! Hindi. You're happy in at that aspect of your love life as well. We all know that. You have to think positively. Hindi ka pwede magpadaig with the moods. 3 hours later. Eto na. Eto na ang parte na mayroong twist. Get one card. Please get another card. And another card. What? Ang daming cards. Ganun talaga. Isa pa. Okay. Isa pa. Bongga. Habang pinipick na niya, nakikita ko na. Pero mamaya ko na sasabihin sa inyo ang magandang balita. Okay. So, eto ang twist. Dahil singer si Yuki, may mga cards dyan na tatanungin ko sa kanya or sasabihin ko sa kanya na kailangan mong magbigay ng kanta. This is how you made your life so far. Nabanggit nga kanina, medyo nega-nega. The last few weeks and days, nega talaga siya. Hindi ko siya nire-replyan sa chat. Actually, totoo. Pag nag-nega-nega siya dahil nagdadasal ako. At baka mamanifest ko yun. Pero matatabunan yun dahil, eto, si Yuki kasi isang masipag na bata. Bata, isang masipag na nilalang. Very soon, sinasabi dito na you're going to be busy because you will have 3. Not 1, not 2, but 3 big projects. Very, very soon. So matatabunan ang pagkanega niya at mga worries and anxieties niya. Pat, ganun! So, magbigay ka ng kanta, hinggil dyan. Dito, di ba, parang ang dami kong worries. Yes. Tapos, eto yung mangyayari. So, yes. Ang kanta ko dun sa mga worries ko in life is, I'm not a creep, I'm a widow. Ayun! What the hell am I doing here? I don't belong here. I belong here, not here. Got it! 3 hours later. Hindi ka daw magkukumo masyado. What? Supposed to be. The next few months, kasi you'll be busy with the 3 projects eh. It's outside Kumu eh. So, maaring maisipan mo na i-discontinue yun. Yuki kasi minsan is very impulsive mag-desisyon. Yes. Palagi ko siyang napipiso dyan. Ay, meron pala ko na-miss kanina. Yung maraming pera na consistent but you have to save daw kasi you'll be... Isa pa rin information, masyadong gastador. Madi-delay ang mga collection at pera. Pero ha, very substantial ang mga amounts coming in, rolling in. Ano ang kanta para dyan? It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Diba? Sometimes kasi diba, masyado na tayong nalulunod dun sa idea na gusto natin ng fortune. Yes. And nakakalimutan na natin to enjoy life. So siguro ito is a reminder lang for me to actually continue living, enjoy life, kahit na meron kang sinaset na goal for yourself.
Yes. Diba? Tama. Yun naman ang gusto ko sa kanya. Every time na nagpipray ako or for him or may tatanong ko siya, ano bang gusto mo right now na i-manifest natin, i-pray natin sa taas. Sasabihin niya, man, ayok, hindi naman ako nag-dream or nag-ask ng sobrang riches or wealth or fortune. Asa ano naman na komportable ako and makakatulong ko sa pamilya and friends. Take note, very generous yun sa mga friends. Naku, baka ang dami na mag-comment. Pero sa love, oh my God! Very, very bongga kasi very, very harmonious ang relationship niya with his partner. Yan ang nakakita dyan. Pinas! And it would go for a very, very long time. Perfect! Sana all! Diba? And you'll be very happy and you'll be very satisfied with your life. Very comfortable. Bisaya na naman ako. Very comfortable. And very, very harmonious yung mga goals mo in life. You're a good soul. You've come this far. So, keep it up lang. Yan, ang challenge nandiyan is consistency. Yung mga ginagawa mo. So, ngayon, na-mention mo kayo, hindi ka nakakapag-cleansing. Cleanse mo lang always. Para ito, mga lalabanan mo pa to, mati-change mo pa to. Yes, and para dun sa mga viewers natin, ha, yung cleansing talaga very important yan, di ba? Nasabi mo sa akin, yes. Talagang kailangan nagke-cleanse ka. Always. Once a week, yeah. Or twice. So ako talaga may ganun. If you guys wanna know about cleansing, please do message Mami Nikki sa kanyang Facebook, Instagram, Twitter. Yes. And kung saan mang app na nandun siya. I-display niya sa saan man. Oo. Para alam nyo, para aware din kayo what cleansing is all about and kung gaano siya ka-helpful sa atin. Kasi every day, we meet lots of different people and we do different kind of stuff. Some are impure, some are pure. So, naghalo-halo yung enerhiya and so, madalas naka-cloud up na yung ating aura, yung ating energy. So, na-attract natin pag ganun is medyo negative at hindi okay masyado. 3 hours later. And again, guys, please don't forget to follow Mami Nikki sa kanya pong mga social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. And of course, i-like at i-share niyo na rin po ang video ng ito. And please do follow me too in my social media accounts. Ayan po sila. At muli po, maraming salamat sa pagsama sa aming vlog, collaboration vlog. And Mami Nikki, thank you for allowing me to be with you. Maraming salamat. Dito sa camera. Dito pala yung camera. Hindi mo lang yung camera. Dalawa, kasi. Tatlo. One, two, three, four. Yes, oh my God. Ang saya. Thank you so much for having me sa iyong vlog. Bye. Bye.